Ayan, purihin natin ang Panginoon sa umagang ito, sa panibagong araw ng Sabado na tayo muli nagtipon-tipon upang patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ayan, mga bata, tayo magsisimula na, kaya tayo dapat ay tahimik na. At tayo magpapasimula sa ating pag-aawitan. Bago pa ang lahat, tayo may manalangin. Iyoko po natin ang ating mga ulo. Amang Diyos, ang mga pangyariang kapos sa lahat, muli kami nagpapasalamat, alam ni Jesus, sa araw ng Sabbath, ay pinagkalan niyo sa bawat isa. Nawa sa aming pag-uumpisa, sa aming pag-aawitan, inibal ng Espiritu, at muli po maangirahan ng mga kasama. At yun din po sa buong maghapon na ito at sa araw ng Sabbath na ito ang kaloob niyo. Nawa patawad kami, patawarin kami, kung sa mga kanilagot na kasama, iglesia ni Pray, Amen. Para sa ating munang awitin, ating awitin ang pag-ibig ni Jesus. Pawid na kalukuran.
para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang kaluwalhatian sa Diyos. Sabbath po sa ating lahat. Ngayon po ay malugod ko po kayong binabati at welcome. Napaka ganda po at tayo po ay maagang lahat.
Mari po ba natin batiin ang ating pong katabi at kamayan sabihin, Happy Sabbath. So ating pong pasalamatan ang ating pong Panginoon sapagkat binigyan tayo muli ng panibagong araw at magandang panahon. Bagaman nakakaramdam tayo ng kaunting init ay gayon po kami magpadama ng aming pong pag-welcome. So ating pong pasalamatan sapagkat meron po tayo mga bagong mukha na makikita ngayon ang singing group ni Pastor Danji. Gayon din po ang mga kumabol na BOYTs. At yun din po ang mga church members sa Tagbanawa. Maraming pong salamat sa inyong pong maagang pagpunta. At ngayon ay patuloy po natin damahin ang presensya po ng ating Panginoon sa umaga po ito at sa buong araw ng Sabat ang ating pong pagpuri at pagsama. Maraming pong salamat. Thank you.
Muli, happy Sabbath po sa atin lahat. So, kami po ulit ay magkakaroon ng special feature. Ako saan po ay pinamaganda po ito. Please be careful with my heart. Yan po. So, marami po sa atin ay merong nagkakasakit, pero marami po din sa atin ay nagkakasakit sa ating pang-spiritual. So, atin po malalaman kung ano po yung ating mga sakit na pang-spiritual at kung sino po ang tutulong sa atin na atin pong mabago yun at papalitan na napakagandang pag-uugali. So, ngayon po, inyo po sanang unawain at kami po ay nagagalak sapagkat merong mga bago po kami nakikita mga mukha. So, at makalipas ang isang linggo. Sakit. Isa akong sakit.
may bibigyan, akin ang lahat yun. Hindi ko napapansin na sarili ko, ako ay naging mayabang na at puro sarili ko na lang ang aking iniisip. Pang-apat na sakit, mandaraya. Sa panahon yun, mahirap na mabuhay. Kaya ako, pinili kong mandaya para makuha ang maraming pera, ang magandang bahay at kung ano-ano pa. Nagkaroon ako ng kotse dahil dinaya ko ang mga taong nasa paligid ko. At ang panghuling sakit ay maingitin. Maingitin. Kung meron siyang bagong damit, dapat ako meron din. Kung meron siyang bagong kotse, dapat ako meron din bagong kotse. Kung bibili siya ng bahay, ako bibili din ng bahay. Dapat kung anong meron siya, meron din ako. So, ang operasyon na ito ay nagtagumpay. Ang operasyon na ito ay tapos na. At ang bagong puso ay aking na nilalagay. Makalipas ang ilang araw at bumalik ang pasyente.
touch po ba kayo? Ang skit po namin ay alam po natin yung walang katotohan na kung sakit natin sa mga sakit natin sa puso ay gaya ng mga napang subalit sa spiritual po natin kaumuhay ay ganun ang kadalasan na karamdaman ng ating pong puso. At sa Biblia ay pinapatunayan po yan na ang puso ay mapanlinlang, pandaya, higit sa anuman. Ito yung bunga ng kasalanan. Alam po natin na bilang kasalanan, ang likas po natin at mga ginagawa ay gaya ng kanila pong mga nabanggit. At iba't iba pang mga kasalanan na tila bagay ilabag sa kalooban ng Panginoon. Subalit, meron din sinasabi sa Biblia na sa ating sarili ay hindi po natin kaya na baguhin ang ating pong likas. Ang ating pong likas. At ang tanging pagpagbabago lamang nito ay ang ating Panginoon. Maging sabi nga ng isang writer na isang nakilang writer at minister na nagngangalang Ellen G. White. Sabi niya, ang edukasyon, ang filosofiya, ang lohika, ang mga ito ay magbibigay sa iyo ng tamang daan upang ang buhay mo ay maging matuwid. Subalit, hindi ito nakapagbabago ng puso. Ang tanging makapagbabago ng ating puso ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Jesus Cristo. At pero sinasabi ko sa Biblia, sa Psalms 51, verse 10, sabi dito, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli kong baguhin ang matuwid na spirito sa loob mo. So, maginawa panalangin po natin na ang ating pong puso ay baguhin ng ating Panginoon. Sa tulong niya ay makakaya po natin baguhin ang likas na kung saan ay masama. At ganito po ang magiging response sa atin ng Panginoon kung tayo ay magiging tapat at matuwid na magpapasako sa Kanya. Dito ko rin po nalaman na sa Biblia ay meron ding pusong bato. Sabi dito sa Ecclesiastes 36, verse 26, bibigyan kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa iyong laman at aking bibigyan kayo ng puso laman. Ibig sabihin mga kapatid, na tanging ang Panginoon lang ang siyang daan upang ang ating pumuhay ay mabago. Ang ating likas na makasalanan ay magbago sa tulong ng ating pong Panginoon. Kaya kung sa tingin po natin tayo ay makasalanan at hirap na lumapit sa Panginoon, mas lalo po tayo lumapit sa Panginoon sapagkat siya po ang nararapat at karapat-dapat sa magpagbago ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pong pagtuon ng pansin sa aming pong ginawang maliit na skit at nawa ay may natutunan po tayo sa umalang tulong ito. Happy Sabbath po. Right.
Ayan, so happy Sabbath po muli. Nawa, ngayon po ay ako po yung natasa na mag-testimony. So sa grupo kasi namin, ako po yung mahilig na magbahagi ng buhay ko kung ano yung naranasan ko. So ako yung pinili ni PJ tumayo sa harapan niyo. So ako kasi yung personality ko talaga ay mahilig talaga akong mawit, pero yung pagsalita, parang, pero binayaantay ng Panginoon dahil sa paggamit sa gawa niya. So ayan, iti-testimony ko yung kung paano naging successful yung VOY namin dito sa lugar na to. Una sa lahat, kung pinag-pray niyo po talaga, kung pinag-pray niyo talaga ang isang bagay na kung saan, alam ng Panginoon na ipagkakaloob niya ito sa'yo. Kung sa sarili mo, kung willing ka talaga na magpagamit sa Panginoon, ibibigay niya talaga na ito ay magiging matagumpay. Kasi alam ng Panginoon na yung willingness mo sa gawain. So ayun, bago ang lahat, manalangin muna po tayo. So let's pray. Among Diyos, sa mga pangyarihan ka po sa lahat, ako po Panginoon ay magbabahagi ng konting karanasan sa VOA na kung saan Panginoon ay nais kong ibahagi sa kanila upang ito Panginoon ay maging inspirasyon at maging inspirasyon din sa mga bata at kabataan at mga matatanda na kung saan Panginoon ang kabutihan niyo ay nananalangin sa amin. At inyo lamang ang Banal na Espiritu, libre mong angin na makasama ko sa mga oras na ito upang maibahagi ko ng maayos. Talang pagdalangin ko sa matalas na Panginoon ni Jesus. So ayun, for 2 weeks, ako po ay, before ako pumunta dito sa VOY, may VOY din ako sa isang lugar, dun sa Bulacan. So ayun, doon, may 10 kaluluwa din na nabautismuhan. Nagsitanggap ng pag-ibig ng Panginoon. So dito, isa sa pinaka VOY na nasalihan ko, isa ito sa mga pinaka moment na hindi ko makakalimutan. Kasi una sa lahat, ngayon lang ako naka-stay sa simbahan na to na hindi pa ayos. Then, mainit, tapos naka-tent pa sa loob ng simbahan. So amazing kasi sa lahat ng VOA na nasalihan ko, hindi pa ako nakaranas. Yung isa naka-aircon, yung isa may matutulugan ka talaga, lahat, kompleto. Yung isa, lulutuan ka pa nila kapag galing ka sa ano, galing ka sa visitation. So dito ko lang naranasan talaga yung talagang pagiging independent bilang kabataan. Kasi lahat kami halos ano eh, kanya-kanyang luto eh, kanya-kanyang grupo. O ganito, magluto ka, or actually ganito grupo mo, magluluto. So parang sabi ko, Panginoon, bakit nandito ko sa lugar na ito? Napaka-init. Halos ano na nga, napasigaw na nga ako sa pagtulog namin. So parang sabi ko, Panginoon, bakit ganito? Bakit nandito ako sa parang disyerto ng lugar na ito? So puro reklamo ako ng that time ngayon. So sabi ko, Panginoon, alam ko may purpose ko ang lahat kung bakit nilagyan niyo ako sa lugar na ito. So ayun, nung nakita ko yung mga bata, ayan sila, nakita ko yung mga bata, sila talaga yung tumungo dito. So, pangalawang lugar na nagustuhan ko, yung mga bata na talagang warmly welcome, yung pag-welcome sa'yo, parang talagang ano, open na ano talaga sila, parang akala mo close, dati pa nilang kilala yung mga ate nila, parang kumakayakap, pag-gas, parang ganun. So, sila yung isa sa mga bata na nagustuhan ko dito sa lugar na to. Kasi sila yung mga, alam mo yung, kahit napakahiyain nila, marunong pa rin sila mag-approach sa ibang mga tao, sa ibang mga lugar, na parang sila ngayon, lang sila nakakita ng mga ate at kuya na katulad namin. So ayun, isa sa mga moment na yan na talagang nakapag-active din sa aking puso. So ayun, nag-start kami nagbahay-bahay. So nakita ko yung mga karanasan ng bawat
Isa, sila Tatay Ruben, sila ano, sila doon, yung mga nakatira doon, sila Nanay Brenda. So, may iba't ibang karanasan, pero that time talagang ako yung tipong tamad talaga mag-visit, pero gustong-gusto ko talaga silang ano, bisitahin ano, tuwing umaga, tuwing hapon. Kasi parang feeling ko kasi ano eh, parang talagang nangangailangan sila ng mga tao na lalapit sa tahanan nila. Kasi alam ng Panginoon na kailangan nila ng kalinga, kailangan nila ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Kasi alam ng Panginoon na kung ano ang nararanasan nila. Tulad na naman nila Tatay Ruben, napuntahan ko doon. Napaka isa sa mga pagsubok na naranasan nila kasi dalawa mismo silang mag-asawa na nakaranas ng ganung pagsubok. Silang dalawa pa mismo ang may iba't sa karamdaman. So amazing kasi until now, kapit-bisig pa rin silang mag-asawa na talagang hindi sila naghihiwalay at humihingi sila ng tulong pa rin sa Panginoon na sila ay panumbalikin sa kanilang kalakasan. So, ayun, nag-start kami na magkaroon ng nightly meeting. So, sa isang linggo na yun, iba't ibang karanasan din ang aming nakuha, ang aming naranasan. Kasi, ayun talaga yung pinaka-moment na hindi ko rin talaga makakalimutan. Nung gumawa na sila ng tolga. So yun, syempre every morning, every hapon, binibisit namin yung mga tao dito para hindi sila mahiya na tumungo sa tuwing gabi na pagpupulong. So ayun, sa unang gabi, ay naranasan ko yung mga tao na sila ay tumungo sa unang gabi. At yun ay napakadaming tao. Kaya parang natutuwa ako ng Panginoon, unang pa lang pinakita nyo na yung dakila nyo, dakilang pag-ibig nyo sa kanila, na kung saan sa unang gabi ay inyo na pong hindi po ang kanilang mga puso para mapakinggan ng inyong mga salita. So ayun, unang gabi, naging success, ay naging matagumpay, at talaga lahat kami ay natuwa kasi talaga na ibahagi ko ng maayos yung mensahe. Pangalawang gabi, pangatlong gabi, at sa pang-apat-ata, ang topic ko kasi noon ay 10 utos. So mga, alam naman natin na ang kaaway talaga gagawa ng paraan para talagang uusigin niya yung salita ng Panginoon na kung saan ay hindi natin maunawaan kung ano yung mensahe na gusto ipahayag ng Panginoon. So ayun, sa ika-apat na gabi, sa ika-apat na gabi, ang topic po namin ay about sa 10 utos. So, 10 utos na yun ay napaka-importante sa mensahe ng Panginoon kasi doon po makikita na yun ang ibinigay ng Panginoon sa atin simula pa nung una kay Moises. Na hanggang ngayon ay gusto ng Panginoon ay maranasan pa rin natin, sumunod pa rin tayo sa utusan niya. So ayun, sa ika-apat na gabi, nagkaroon ng tag-ulan ata nun. Ayun, tapos sobrang dilim ng panahon. Gabi-gabi, sobrang dilim. Iniisip namin, gabi lang to, parang ano. Pero iba yung nararamdaman din namin. So, bawat isa prayer, bawat isa ano talaga kami, nakayuko. Talagang kumbaga individual, ano na lang kami, prayer. Kasi, ano eh, talagang alam namin na talagang malakas ang bagsak ng ulan eh. So yun, sa madaling salita, yun po ay talagang umulan nung time na yun. At medyo malakas din yung bagsak niya, pero sa awa ng Diyos ay hindi naman po mahangin, hindi naman po yung tipong talagang bagyo na gano'n. So umulan lang po nung malakas na yun. May video rin ako nung time na yun kasi isa yun sa kahangahangang karanasan na nakita ko. So yun, matagumpay naman yung pagsasalita ni Kuya Daddy sa kanila.
So, isa sa hindi ko makakalimutang salita na binitawan ni tatay, sabi niya habang umuulan, hayaan niyo yan, ulan lang yan, ganyan-ganyan. Alam mo yung tipo na, visitors lang siya, kumbaga ano lang siya, kabahagi, ay kumbaga ano ba to, visitors nga lang siya na hindi pa nakakaalam ng salita ng Panginoon, pero siya yung tipo, talagang alakas ng loob niya na talagang gusto niya pakinggan yung salita ng Panginoon, sabi niya pa, hayaan ko sila, magsitahin niyo pa kayo, hindi natin mapakinggan na maayos yung mensahe ni Pastor, ganyan-ganyan. So halos patay-maker yung lasing gawin na nagigitara, tapos yung ulan na talagang lakas ng bukso ng ulan, nagpayong pa siya sa loob ng alot, ng tent, para pinakita niya talaga na willing talaga siyang mapakinggan yung mensahe ng Panginoon. So yun yung pinakatutuwa ko na isa si tatay sa talagang kapit-bisig talaga pag every nightly meeting na pagpunta niya doon. So sa ikalima ay sa ika-anim po ata yung last day, yun na po yung talagang pinaka-moment talaga na kahit sino sa amin gustong i-testimony sa mga oras na ito. Kasi nung time na yun, yun po talaga ay hindi ko talaga naranasan kailanman. Yun yung tipong bagyo na talaga. Kasi alam ng kaaway na last day na po yun. Yun yung last day na yun na kung saan ang lahat ng mga tao ay magsisitanggap na kung sino talaga ang Panginoon sa buhay namin. So ayun, nung time na yun, prayer kami, prayer band. So talagang alam namin yung panahon, sobrang dilim talaga. So sabi namin, alam mo ko, parang last day na pero parang ang ano naman ng ano ito, parang eternity natin. Parang ganun yun sa isip namin nung time na yun. So, syempre, nandun pa rin yung prayer, favorite na kami. Tapos, yun na, kinagabihan, pagdating ng 6 PM, yun na yung bagsak ng ulan. Yung dati na sinasabi ko, bagsak lang ng ulan. Doon ay may kasama ng hangin na malakas. Tapos, talagang, kung ikaw ay nasa labas, talagang tangay ka, kung payat ka, tangay ka talaga. Pero alam mo yun, dun sa tent na yun, talagang baliktad, nabaliktad lahat. Tapos yung mga bata sa loob, nag-iiyakay sa labas, nag-iiyakan, yung mga nanay, nakagano'n, nakayakap sila lahat. Tapos ako, nasa loob, yung dalawang tatay nakasama ko doon, ako naman, nasa loob, tumitingin sa kanila. Tapos, habang nakatingin sa kanila, tumitingin din sa mga paligid na sobrang lakas, ako yung umiyak. Umiyak ako na umiyak. Sabi ko, Panginoon, hindi ako umiyak dahil nakita ko yung ganung sitwasyon. Umiyak ako dahil alam ko na hindi kami pababayaan ng Panginoon sa huling gabi na yun. So yung time na yun, sobra talaga akong napalupa ako noon. Tapos hindi ko alam gagawin ko. Ayoko ipakita sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko pa yung ginagawa ko. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng devotional sa Panginoon ng mga time na yun. So prayer ako ng prayer, lumurto ko, tapos sabi ng mga, parang inaano na ako ng mga bata, kasi Ate Rachi, ganyan-ganyan, at nakabuhi, ganyan-ganyan. Pero ano, natutuwa lang sila sa ako, kasi yakap nila ako. Tapos yun na, hanggang sa pumunta na yung mga tao sa loob, dun sa pinasukan ko. Tapos dun na, parang talagang wala na. Hindi na, parang feeling namin na ano, hindi na talaga kami makakapag-umpisa dun sa lugar na yun kasi talagang taob na lahat eh. Talagang ano na eh, parang bagsak na lahat. So yun, dun kami lahat, talagang tipon-tipon. Tapos yung iba, nandun kailangan ng friend. Tapos, yakap ko yung mga bata. Yung bata, umiiyak, may yakap ko. Tapos habang umiiyak siya, pray ako ng pray. Tapos tinitignan ko na yung sitwasyon nila, naawa ko. Sabi ko, tapos yung time na yun, umiiyak pa din ako, sabi ko, yun yung pangalawang kinaiyakan ko na kasi natutuwa ako kaya umiiyak kasi natutuwa ako din. Nandun pa rin yung mga tao at nandun pa rin yung mga bata katabi namin habang nangyayari yung bagyo na yun. So amazing kasi habang nangyayari yun, nandun pa rin sila sa ano namin, sa tabi namin, hindi sila umuwi ng bahay. Ayun na namin kasi ganyan bagyo. Ayun namin kasi, ano naman ba, hindi naman matutuloy, parang ganun ba, ipagre-reklamo. Pero wala sa kanila, wala sa bibig nila yun. Hindi namin narinig yun. Na, 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 na,
ano, naging maayos na yung panahon. So, nung time na yun, doon ko na-realize yung purpose ng Panginoon sa amin. At yun ay ibinigay ng Panginoon sa amin, yung tahanan ni Nanay Frenda. Ginamit ng Panginoon si Nanay Frenda upang maituloy yung programa na nauntot na sa huling gabi. So yun, pinatuloy kami ng Panginoon, ay pinatuloy kami ni Nanay Frenda na ginamit ng Panginoon na dun sa tahanan niya na medyo malaki-laki din yung bahay nila. So yun, dun kami tumuloy, dun kami nakapag-start uli, dun kami uli nakapag-patuloy sa programa na nauntot. So yun, ang kinatutuwa ko lang, kahit hindi pa siya Adventist, willing siya na gamitin yung tahanan, yung bahay nila na doon kami magpapatuloy ng programa. So yun, napakabait nila, napakabait ng family nila. So hindi ko rin sila talaga makakalimutan. Then yun, nagpatuloy doon, naging masaya, naging matagumpay, at doon na nagpatuloy yung pagtayo ng mga tao na expect ko na parang kukunti na lang ang mga tao na pupunta doon kasi dahil sa nangyari nung time na yun. So nung time na yun, sabi ni Pastor, yung mga masisitanggap, kayo ay tumayo. So nung time na yun ay tumayo ang lahat ng mga tao na nandoon sa loob. So sabi ko, parang talagang napaiyak ako, pero hindi sa panglabas, pero sa puso ko ba na naiyak ako sa sobrang tuwa na kahit ganun yung naranasan namin, nandun pa rin yung mga tao sa paligid namin na talagang nagpatuloy pa rin sila upang tanggapin yung pag-ibig ng Panginoon. So ayun, ang daming tumangga, and then kinabukasan, naging matagumpay talaga, naging 15 souls ang tumanggap. 15 tao na nagsitanggap ng pag-ibig ng Panginoon. So, marami pa ang dapat i-testimony, pero time na. Pero ang aral lang doon, kahit anuman nangyari sa buhay natin, kahit anuman ang unos o bagyo o pagsubok o mga madidilim na karanasan sa buhay natin, hindi tayo mababayaan ng Panginoon. Kahit ito man ay talagang feeling mo, napakamakasalanan mo, feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo, feeling mo wala nang kapatawaran sa kasalanan mo. Ngunit ang Panginoon, alam ng Panginoon kung hanggang saan ka, alam ng Panginoon kung ano yung pagsubok na ibibigay sa'yo, at alam ng Panginoon na makakayanan mo ang lahat. So, manalig lang tayo sa Panginoon, lumapit lang tayo sa Panginoon, kasi ang Panginoon, siya yun ang manlalalang, siya ang lahat nakakaalam, kaya siya lahat ang makakapagbigay ng tagumpay sa ating buhay. Ito lamang po. Sabat sa inyo, mga kapatid. Happy Sabat po! Alam nyo po, kung kayo ay masaya, ako rin ay masaya ngayon ang Sabat po ito. Sapagkat marami akong namimiss na tao na nakikita ko sa loob ng simbahan nito. Kaya una sa lahat, pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil may Sabado. Kasi tayo ay nagkakita-kita, tayo ay nagkakaroon ng banding, kasama tayong pinupuri ang Diyos. Ayon sa amin pong announcement ng gabi-gabi nating pagtitipon, narito po ang aking kagrupo, kaya ang 4-day singing group. No? Kasi nung kami ay nag-aaral sa IUP, ito po yung aming na pong grupo. No? Kami ay talaga sa Panginoon para purihin siya sa pamamagitan ng pag-awit, pagliguran siya sa pamamagitan ng awit. Umayang hapon, may patuloy pong magpapakilala sa inyo. Okay, kami po ngayon ay naawit at papuri sa Panginoon. Okay.
So, para sa ating pagtatapos ng ating Sabbath, tayo pong Sabbath School, tayo po ang lahat na tumayo at tayo manalangin. Pray. Dakila pagpagpala namin Diyos, kami po'y muli nagpapasalamat sa araw na Sabado na inyo po inilaan para po sa amin at patuloy po namin kayong sabay ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala naming natatanggap sa magandang kalusugan at sa malalakas na pangatawan ninyo pamilya. Lalo na po sa inyong pagbabantay sa amin sa araw-araw. Panginoon, kami po ay punin niyo po sana ng mga mensahe na patungkol po sa inyo at kami po ay magkaroon ng kalinawan at kaisipan po sa aming isip. Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa aming programa ngayong bagalik ng auto ay patuloy niyong gabay ang siyang sababay. Maraming salamat po sa lahat at patawarin po kami sa aming pagkakasama sa pangalas na kapagligtas. Amen.